everyone. Para sa video na to, i-share ko lang kung paano ko i-organize yung nursery room ng baby ko. So, hindi ko alam kung saan ko sisimulan, pero sige, mag-start na tayo. So, ito yung itsura niya ngayon. Yan siya. Nakaka-stress, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So, mag-start tayo sa cart ni baby para ilalagay ko na sa kwarto namin. Kasi syempre, mga ilang months sa amin siya matutulog. So, kailangan may cart ako dun. So, start na natin to. So, eto muna yung gagamitin kong paglinis sa mga gamit niya para si... So, ngayon, unahin kong linisin yung push cart niya kasi para itatabi ko sa bed namin para hindi ako mahihirapan mag-change ng diaper niya. So, ayun. So, ayun, nililinis kong mabuti para, alam mo na, para safe kay baby. Tapos yung gamit kong wipes na pinaglilinis is Aleve Natural, yung Bamboo Baby Multi-surfaces. Pwede siya sa mga toys, sa lahat ng gamit ni baby, sa lahat ng nahawakan ni baby. Pwede siyang gamitin. Next naman natin yung wipes warmer niya. Kasi, di ba, yung mga wipes minsan malamig. So, para hindi mabigla si baby, may wipes warmer siya. So, ang next naman ay magbubukas na ako ng mga wipes, pampers niya para i-organize ko sa isang maliit na basket na nakikita nyo dyan sa gilid. Tapos, naglagay na rin ako ng mga moisturizer niya. Tapos, yung mga baby oil, lotion, lahat ng mga ginagamit ni baby pag nagpapalit siya ng mga damit or pampers niya. Meron din akong diaper cream na nilagay dyan. So, ngayon naman, yung nililinis ko ay yung mga lagyan ng mga cotton buds, cotton, at saka tissue paper para sa pagde-dry sa petty baby bago lagyan ng diaper cream. Okay. Ang ina-next ko naman ay yung mga essential niya na oil, lotion, at saka yung body wash niya and shampoo. At nagbukas na rin ako ng changing pad niya para lagay ko sa cart niya sa tabi ng bed namin. Para hindi ako mahirapan pag kailangan kong gamitin. Hindi na ako lilipat sa nursery room niya. So, ang in-next ko naman yung electric pump ko. Kasi, kailangan ko rin yan every... Hindi ko alam kung wala pa akong idea kung ilang oras pwede mag-pump. Pero, kailangan na sa tabi ko lang siya. So, ilalagay ko rin siya sa cart niya, sa tabi ng bed namin. Para malapit lang sa akin, hindi ko na kailangan lumipat ng room or kunin sa kusina para lang mag-pump. Right? Okay. So, may nilagay din ako na nipple cream dyan. Tapos, meron akong pang therapy. Yung nilalagay sa microwave, pinapainit para ipatong sa breast mo. Tapos, meron din akong nursing pad pag nagli-leak yung boobs mo, right? Tapos, meron din akong nilagay ng mga small bottle dyan for sa gamit sa pagpipid kay baby. So, naglagay na rin ako dyan. Naglabas ako yung mga maliliit lang na size. Nagsabit din ako ng plastic dispenser sa gilid para pag tatapon mo yung pampers ni baby, may plastic ka.
Pero actually, hindi ko naman siya nagamit kasi may baby genie naman si Zion. Tapos ang next na bubuksan ko yung galing sa Pilipinas na may mga asyete. Mansinilya ba yun? Basta galing sa Pilipinas yan, kaya nakalatang ganun. So, naglagay din ako dyan. So, ang next man natin ay yung changing drawer niya. Ayan siya. So, una, lilinisin ko muna siya at isa-sanitize, syempre. Importante yan sa mga gamit ni baby, diba? So, unahin natin. Punasan muna natin bago natin lagyan ng mga gamit ni baby sa loob. Malata naman siguro, nahirap na akong gumalaw dyan. Oh my God, kasi super laki na ng chan ko. Kasi 37 weeks na ako dyan or 38. Mga ganun. Pero, syempre, iba pa rin yung excitement pag ikaw yung nag-ayos ng gamit ni baby. Gusto mo ready lahat. Gusto mo naka-organize lahat, diba? So, ayan. At least nagawa ko. May binili ako mga pang-organize na cubicles, yung maliliit na square para sa mga gamit ni baby. At gusto ko kasi naka-organize sila sa loob eh. Hindi yung halu-halo. So, inumpisan ko na maglagay ng mga gamit niya sa loob. Tapos, naglagay din ako ng mga pampers niya dyan. Yes. Tapos, maglalagay din ako ng wipes. Maglalagay din ako ng wipes warmer niya dyan para may mga warm na wipes siya dyan. Siyempre yun, pag malamig yung wipes, nabibigla nga si baby, gaya nung sabi ko nung una. Kaya meron din akong wipes warmer na ilalagay dyan. Susunod ko naman yung mga dalawang basket na paglalagyan ko ng mga pampers at saka panty liner and napkin ko. Syempre, sabi kasi nila, bagong panganak ka, wala ka sa tao yung dugo mo. So, prepare ko na rin yan para sa postpartum ko. Tsaka, may isang basket pa dyan na nilagyan ko ng mga shampoo ni baby, lotion, tops, yung toothbrush niya, and mga towels niya pag papaliguan ko siya para nakaready na. Bibitbitin ko na lang yung basket, diba?
So, nililipat ko yung mga damit niya. Kasi, yung mga damit niya pang alis. Kasi, dun ko ilalagay sa cabinet namin. Kasi, may yung isang side sa kanya lahat. Kasi, yung mga ilalagay ko lang sa changing drawer niya, yung mga pantulog, or yung mga white onesies. Yun lang. So, next ko naman yung mga hiniiwalay ko yung mga lalaban na yung mga kailangan ko pag yung mga kailangan kong una. So, kaya hiniiwalay ko na. Tapos yung mga di pa naman itatabi ko muna. Ang next ko naman yung hiniiwalay ko yung mga damit niya sa mga 0 to 3 months, 3 months to 6 months, mga ganun. Tapos 6 months to 9 months. Para alam kong pagsunod-sunod rin. So, natapos ko ng pag-iwaywalin yung lalaban, tapos yung mga isasabit. Ayan. Tapos meron tayong organizer na may mga newborn, 0 to 3 months, ganun. Pakita ko. Newborn, 0 to 3 months, mga ganun. Tapos dito ko sila ilalagay. Diyan yung magiging closet niya. Yan. Dito naman yung sa amin. Yan yung closet namin. So, sa kanya. Etong side na to sa kanya.